Our heartbeat, mga kapatid ko, is mayroon po tayong mission within our hearts to fulfill the will of God. Amen. God said, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Sa wikang Tagalog, mga kapatid ko, ay mayroon ka akong kaunting napapansin. In verse 4, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Ang phrase, mga kapatid ko, ay nag-mention ng hindi singular. Nag-mention po siya ng plural. Ang sabi niya ng ating Panginoon, praise the Lord, kinakailangan natin gawin. Pala siya nag-iisa. Hindi lang pala siya ang gagawa. Kasi ginamit niya ang natin. Hindi niya sinabi kailangan kong gawin. It is sonship. Pag sinabing sonship, yun po yung the time of earthly time of Jesus Christ. Sa kanyang pagkatao. In his sonship time, praise God, ang sabi niya, gagawin natin ang gawain na nagsugo sa akin. Sinong nagsugo? Sa pagkataon ni Jesus, walang iba, ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na Ama, na kung saan gusto ng Diyos na may pahatid at mamisyon magkaroon ng katagumpayan. Ang layunin ng Diyos at ang mission sa lupa. And I believe, tayo po ay kabilang ka-connection sa katawan ni Kristo ay tayo din po ang tinutukoy dito. Because you and I is part of the body of our Lord Jesus Christ. Pag sinabi ka, bahagi ka sa katawan ni Kristo, hallelujah, automatic yan, kabahagi ka sa mission ng ating Panginoon to obey and to fulfill His word, to preach His word, and to teach His word. Sorry na nagamitin po yung kagawian ko sa church. Sabi ko, walang tahimik. Sundalin dito kasi epektibo eh. For the kingdom of God. Tinawag ka ni Jesus hindi lamang upang malasap ang kagalakan dulot ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, kundi para iyong gawin ang nais ng Diyos sa buhay natin. We are not called by God to be saved only, mga kapatid, pero tinawag tayo ng Diyos upang i-fulfill ang layunin at ang mission ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi lamang tayo tinawag para mapatawad ang ating kasalanan. Everybody say amen. Amen. Hindi lamang tayo tinawag para ma-renew ang ating buhay. Hindi lamang tayo tinawag para gawing gwapo ang ating mukha. Dahil sa totoo lang, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi ka kasing gwapo ngayon. Dahil yung nilikha ng Diyos, hallelujah, nakagwapuhan ng ating mukha, sinira po yan ng kaaway dahil sa mga bisyo, mga kapatid. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, na ibalik sa normal ang kagwapuhan kagaya sa mukha ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ay doon palang pinagpapala, try. Ay huwag mong sabihin, hindi ako pinagpapala, pastor. Huwag mong sabihin, pastor, wala akong nabautismohan, hindi ako pinagpapala. Huwag
bumili ka ng salamin. Tignan mo yung mukha mo. Wow, ang gwapo ko. Ikaw pa rin akong tinto dyan. Everybody say amen. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo ang gwapo mo. Huwag kayong magkamali. Ang sabi ko, sabihin mo, gwapo ka. Baka sabihin mo, pangit ka. Doon pa lang, pinagpapala na tayo ng siksik-liglig at umaapaw. At maliban dyan, may bonus pa. Maliban na may bonus, may 13 months pa. Maliban sa 13 months pa, ang sabi ng Biblia, siksik-liglig at umaapaw pa. Para napakapalad nating mga tao, mga kapatid ko, na nilalang ng Diyos na kung saan tayo po ay sa dami ng tao sa ating bansa, tayo pa ang nakita ng Diyos. Amen. Ang totoo siya, hindi tayo karapat-dapat eh. Sino ba tayo? By the grace of God. Amen. At by the prayer of our pastors. Amen. Na ang sabi ng mga pastors na nauna sa atin, Lord, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Hindi man alam niya ang mga pangalan, pero in general, mga kaluluwa, na isulat na ng Panginoon yung pangalan mo, na ito ang ililigtas ko. Everybody say praise the Lord. In the book of John chapter 15 verse 16, the Lord Jesus said, ye have not chosen me, but I have chosen you, that ordained you, and ordained you rather, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Everybody say amen. Amen. At totoo lang, hindi naman talaga tayo ang nagpili sa Diyos. Amen. At totoo lang, hindi talaga tayo ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa atin. Amen. Doon pa lang, marami na tayong utang na loob sa Panginoon. Everybody say amen. Doon pa lang sa pagkapili ng Diyos, hindi sapat yung ating pagpupuri kung kuitahin ng Panginoon yan. Pero nakuntinto na nasyahan na ang Diyos na kung saan tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon bilang apostoliko, bilang Pentecostal. Hallelujah! Baptized in Jesus' name. Amen. Everybody say praise the Lord. Hindi tayo niligtas ng Diyos. Ano yung mga kung anong mukha natin ngayon? Pero hindi ako kasing gwapo ngayon. Hindi kayo maniwala. At likewise, hindi kayo kasing gwapo ngayon. Tingnan niyo yung mga tao walang Panginoon. Tingnan mo yung buhay nila. Diyos ang nag-aayos sa buhay ng tao. Kahit maligo pa araw-araw ang tao ng tubig, hindi niya kayang pantayan ang paglilinis ng Diyos sa buhay ng tao. Dahil ang tubig, hindi kayang makatanggal ng kasalanan. Pero sa pagtanggap natin sa Panginoon, hinugasan tayo. Everybody say praise the Lord. In the book of John chapter 9 verse 4, during the earthly ministry of the Lord Jesus, he was sent an example of how disciples ought to perform that task. He said, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. That statement, the Lord has emphasized the need to work in the mission field, in which the reason are as follows. What is the reason? Number one, kinakailangan niyang gumawa dahil sa nag-utos sa kanya na gumawa.
ang paggawa ng ating gampanin ay nararapat gawin ng buong puso dahil sa Kanya na nag-utos sa atin. Bilang disipulo ng ating Panginoon, ikaw ay dapat sumunod, ako ay dapat sumunod, tayong lahat ay dapat sumunod sa nais o utos ng Diyos sa buhay natin. At tayong rason. Everybody say amen. Amen. Pag Diyos na mag-utos, set aside mo yung ibang bagay. Because remember, the owner of your life is not yours. The owner of life is our Creator. Our Savior. Anything na utos ng Diyos, gawin natin. Kahit nahirapan tayo, gawin mo. Dahil at the end, ikaw rin ang pagpapalain ng ating Panginoong Hesus Kristo. Number two, while it is day, this man, time is short. Matatapos ang panahon ng liwanag o panahon ng paggawa. Ang panahon ng liwanag at tumutukoy sa pagkakataon ng tao na ibinigay ng Diyos upang makagawa sa kanyang uwasan. Kaya huwag natin palampasin ang time. Sabi ng Amerika, sa ang time sa kanila, time is gold. Ayon po sa Pilipinas, a time is stone. Ano ibig sabihin ng stone? Simbolo yan na matigas. Everybody say amen. Amen. Pero sa Amerika, time is gold. Ano ibig sabihin ng gold? Ang gold ay napaka-importante, very expensive. Ibig sabihin, dahil mahal ang gold, hindi nila palalampasin. Sa paglilingkod sa Diyos, ang i-apply natin dapat yung time na ginto. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Hindi maiwasan pagod tayo dahil nasa laman pa tayo, nagtatrabaho tayo, pero hindi ibig sabihin, mga kapatid ko, na wala na tayong panahon sa gawain ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na wala na tayong panahon na ibahagi ang salita at kabutihan ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid ko, in my personal experience, pagpagod ka pala, ang antidote pala niyan is to share the Word of God. To teach the Word of God. That's the best antidote. Pagpagod ka, totoo man yun, pagpagod ka, pag uminom ka ng alaksan, effective din yan. Pero may expiry edition, may expiration date yan. At pag palagi mo inumin yan, nakakasira din yan. Pero the best, in my personal experience, the best energy na kung saan kapag ikay nakaramdam ng panghina, i-share mo ang Ebanghelyo, i-share mo si Kristo, i-share mo ang kabutihan ng ating Panginoon na siya ang Diyos na buhay na kailangan ng ating kaluluwa. The night coming, ang panahon ng paggawa ay matatapos ayon sa itinakda ng Diyos. The phrase at the night comet refers to a specific period of time kung saan ang iyong pagkakataon na gumawa para sa Kanya ay matatapos na. Kaya nga, dahil dumarating ang gabi, and what comes after that, you can no longer work for your master. Huwag natin sayangin ang oras. Habang may panahon, grab it. Kaibigan mo sa Bisaya, dami na ka mag-Bisaya dere? Buano? Taas kamay si Buano? Pwede no? Prata na siya sa Bisayas di ay ang mga Tagalog, taas kamay. Kamay rami. Ang tilang pala kami, mga kapatid. May lunggo. Lunggo? Ay, kaunti lang tayo din. Okay? So, pag may time, mga kapatid ko, huwag nating sayangin ang panahon. Hallelujah! Dahil sa Diyos, ang bawat segundo ay mahalaga to preach the Word of God and to teach the Word of God and to tell them what is God.
dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. The mission of the Lord Jesus Christ. What is the mission of the Lord Jesus Christ? In the book of Luke chapter 21 verse 37 said, "And in the daytime he was teaching in the temple, and at night he went out and abode in the mount that is called the Mount of Olives." In Olives. At daytime, the Lord Jesus Christ was seen teaching in the temple all day long. Biro mo kung ating mapapansin si Jesus Christ, walang inaksayang oras. Bawat minuto, bawat segundo, bawat milesecond. Ano pa mas mababa doon, sir? Except the milesecond. Nasa isipan ko, hindi ko mabito bitawan. Dahil milliseconds, microseconds, bawat mga sikat, ano man yung mga pangalan na yan, mahalaga yan sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Na kung saan ibahagi natin ang salita at kabutihan ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord! Are you there? Tutong na ba tayo? Isang masigabong palakpak sa ating Panginoon! Dahil walang nag-response, nagutom na tayo. Tama, matapos tayo ng 1 o'clock. Kapag mangyari yan, that is not my fault. That's your fault. Everybody say amen. Because no, tapusin natin sa tamang oras. Praise the Lord. When the Lord move in our hearts this morning. When the Spirit of God moves in our hearts. Hallelujah, don't stop. Everybody say amen. Amen. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted, hallelujah, and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Wow. Napakaganda, no? Napakaganda yung ugali ng ating Panginoon na kung saan ma-adapt natin. Hello? Na kung saan kahit pagod na siya pero hindi na iniinda. Galing ka sa trabaho mo, pagod ka, pero yung mind mo is full to the Word of God. Your mind mo is full to the commission of God. Hallelujah! Sino ba yung katabi mo, kaibigan mo, kahit kaaway mo. Hallelujah! Ka-chismis mo. Mayroon malalaking chismis. Wala yata, no? Chismoso. Walang marites. Pwede tayong magmaritos. Pagmaritos tayo, pwede. Pero hindi sa mga anumang bagay na tinalakay, kundi ang salita ng Diyos ay ating ibahagi sa mga kapwa natin. Di ba ninyo alam na habang tayo naglalakad, maraming tao dito sa Maynila, di po ba? Lalo na pag rush hour, ang daming tao, tulokan, sikuhan, untugan sa noo. Lahat na yan, ang kanilang kaluluwa ay sumisigaw ng kaligtasan. At out of 1,000 persons na naglalakad, ikaw lang yung nag-iisang anak ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na kung bakit napunta ka roon kasama mo yung 1,000 persons? May mission ang Diyos sa iyo. Hindi mo lang naramdaman. The mission of the Lord to preach sa 1,000 na yan. Dahil yung kanilang kaluluwa, uhaw at gutom, at naghahanap ng tamang landas, naghahanap ng kaligtasan, naghahanap ng pagbabago ng buhay, naghahanap ng kalayaan, naghahanap sa kaharian ng Panginoon. Ikaw ang pinapadala ng Diyos. The mission of the Lord is to preach the gospel of the kingdom and to heal every sickness right after it.
Tandaan na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay sinusundan ng healing. If you preach the word of God, there is a miracle. Anong milagro, Pastor, ang makikita? Wala naman akong nakita doong lumpo. Wala naman akong nakikita doong bula. Wala naman akong nakikita doong paralitiko. Nakamali ka. Ang milagro ng Diyos, pag siya'y nabago mula sa kasalanan, nakikilala sa Panginoon, yun ang pinakamalaking himala sa buhay ng tao. May karakpan sana man o wala. Hallelujah! Malusog man sila o hindi. I tell you, church, kapag hindi pa sila nakakilala sa Panginoon at hindi nabautismuhan, may karamdaman ang kanilang kaluluwa. Kailangan ka. Pare, say amen. Amen. Kaya yung mga kasamahan nyo sa trabaho, huwag nyo matapasin. Yung mga supervisor nyo, yung nakakalamang sa inyo ng posisyon sa opisina, huwag kayo matakot. Posisyon lang yan sa lupa eh. Ang dadalhin mo yung posisyon sa langit. Manager sila. Saan sila ilagay? Ikaw, ordinaryong miyembro, pero saan ka titira? Mansyon. Sinong datong sa inyo? Diba? Dahil ang tunay na kayamanan wala sa lupa. Ang kayamanan sa lupa ay temporary, nabubulong at may hangganan. Pero ang kayamanan sa langit, sa buhay na walang hanggan, hallelujah, ay priceless po yan. At walang sino man makapapantay at hindi mabubulong. Yeah, let's continue to preach the word of God. Don't be shy. At bus mo pa yan. Yes, bus lang kita sa opisina natin. Pero ako ang musbo pagdating sa kaligtasan. Huwag mong i-lockdown ang sarili mo. Dahil lamang ka kahit anong profession pa. Halimbawa, hindi ka nakatapos. Tapos, yung manager na kausap mo, praise God. Yes, manager yun. Sa lupa lang. Wala siya Kristo. Pero ikaw, janitor lang. Pero pagdating sa libiling, pagdating sa timbangan, lamang ka pa rin. Dahil ang naglalang sa lupa at langit at ng lahat ng bagay sa mundo at nagbigay ng buhay ng sino man ay nananahan sa puso natin. And the Bible says, we who are the temple of the Holy Ghost. Kaya don't be shy to preach the word of God. Don't be shy to teach. Don't be shy to tell what regarding our Lord Jesus Christ. Don't be shy to tell the truth, especially the great salvation. Amen. At hindi ka pakinggan, tuloy lang. Alam niyo po, mga kapatid ko, mayroon akong buhay na patotoo. Mahilig ba kayo sa patotoo? Kasundo na tayo kanina, alaw na tayo matapos. Kasi nung sinabi ko, hindi kayo nag-response. That is not my fault. That's your fault. Pero di bale, matatapos tayo sa tamang oras. Kana ba tayo kanina? Apa totoo, nakikinig talaga kayo. Alam niyo mga kapatid, magaling ako manghuli. Kaya mag-ingat kayo. Buti na lang, hindi ako naging pulis eh. The Lord. Hallelujah. Mayroon nga sa buhay ko, mga kapatid ko, sa buhay natin, praise the Lord, tayo po ay inatasa ng Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang tayo nakaupo. Pagtanggap natin sa kaligtasan, that's enough, wala ka nang gagawin. No. Sinumaran mo pag pumasok ka ng trabaho, natanggap ka ng company, pagtanggap mo ng company, tapos na ba? Nagtatrabaho ka.
Nung tinanggap ka ng Panginoon sa kaligtasan, sa kanyang kaharian, tapos na ba ang life? Marami pa tayong gagawin. Siyempre, of course, yung pagbabago ng ating buhay. Pangalawa, yung dapat mamunga tayo. Naniwala ba tayo, mga kapatid ko, na sa sunod conference, hallelujah, sa sectional, ay mag-times no tayo? Praise God, hallelujah! Itong ating attendance ngayon, kayang dublihin ng Diyos, kayang triplihin ng ating Panginoon, dahil sa Diyos walang imposible. Somebody say, praise the Lord! God said, and he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching according to the book of Mark chapter 6 verse 6. At night the Lord continued all night in prayer to God. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. According to the book of Luke, chapter 6, verse 12. Mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, kailangan natin gampanan ang ating mission sa Panginoon. Hindi, hanggat habang tayo na mayroong paghininga sa mundong ito, habang ikaw ay hindi pa kinuha ng Diyos, ang ibig sabihin yan, mayroong pang ipapagawa ang Diyos. Gusto ba natin humaba ang buhay? Kaluluwa lang mga kapatid, madala ko sa Panginoon eh. Ang sabi ng Biblia, thousands of angels. Pupuri. Eh lalo na kung hindi lang isa. Everybody say amen. Eh huwag ka mahiya. Busbo sa kampanya mo, preach the word of God. Huwag mo ikahiya. Why? Lamang ka kaysa kanila. Manager lang sila sa corporate world. Pero ikaw, anak ka sa nag-iisang at dakilang Diyos. Amen. You are the sons and daughters of God. Alam niyo yung sons and daughters of God, hindi. Naunahan lang tayo na puno kibuloy. Yes. Naunahan lang tayo. Bakit? Wala kasing gumagamit noon. Sabi ni Pablo sa Corinto, mayroon palang sons and daughters of God. Eh, hindi pa naman huli ang lahat. Gamitin na natin. Amen. Wala lang rapture eh. Hanggang walang rapture, gamitin natin at i-claim natin na we are the sons and daughters of the Almighty Father. Everybody say amen. Dati pag hindi pa tayo kasi educated masyado eh in things, in terms of spiritual matter. Pag magbanggit tayo ng San Pedro sa Pagano, kibuloy ka na. Hindi manggaling yan kay kibuloy. Galing yan sa salita ng Diyos. Naunahan lang tayo ni Apollo, pero hindi pa huli ang lahat. Mga bata pa tayo, sila patanda na. Di tayo na ang magpapatuloy. Praise God! Ating i-magnify ang ating dakilang Diyos sa buhay. Sama doon, tawagin kang sons and daughters of God. Eh, hindi kayo pwedeng tawagin daughters. Sons lang kayo. Nasa akin ma, pero lang. Praise the Lord. So, yun po ang dapat natin gawin, mga kapatid ko. Praise the Lord. And the heart of vision, kagalakan. Pas na bago. The heart of vision. Kailangan mayroon tayong mission, puso, mga kapatid. Kagalakan ang nadarama sa pag-aakay ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Totoo naman po yan, mga kapatid, pag mayroon kang naakay. Ang saya-saya na pakiramdam mo.
Kahit gutom ka, mawala yung gutom mo. Namdaman ba niyan? Kapag ikaw ay adik, sino adik dito? Taas ang kamay. Kailangan pakinggan niyo yung statement ko, ha? Sinong adik dito? Taas ang kamay. Abro na ginan talaga. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Kung na-born again ka na sa pagka-addict ng mga bisyo, hindi mo ibalik yan. Dapat maging addict tayo sa pag-akay ng mga kaluluwa. Maging addict tayo sa pag-share ng salita ng Diyos. Maging addict tayo sa ebanghelyo. Maging addict tayo sa pag-akay ng maraming kaluluwa. Huwag mong i-degrade yung sarili natin. Ay, ayaw ko dyan magturo. Why? Tapos siya, nakulihiyo ako. Elementary lang, no? It is not a matter of institutional matter in this world, in secular, but it is a matter of the spiritual knowledge. Kahit ano pang degree, natapos nila, kapag may alam ka at natanggap mo si Kristo, you are baptized in Jesus' name, lamang ka pa rin. Kahit anong degree sa mundong ito, lamang ka pa rin. Napapansin siya pa Apostol Pablo? Basahin niyo yung episode si Apostol Pablo. May pinaulit-ulit. Hindi lang yan ang puso si Apostol Pablo. Mula Genesis to Book of Revelation, ilang pa ulit-ulit, mahal. Pero dito tayo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo talagang eloquent na luya. Pero nung na-convert siya sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah, tinabi niya ang pagiging lawyer. Why? Nakita niya, mas mababa ang degree bilang isang secular lawyer. Mayroong higit na kaalaman na galing sa ating dakilang Diyos na buhay. Preach the word of God and teach the word of God. Hallelujah. Pwede say amen. Amen. That's our mission. To preach to the word of God. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Of course, totoo yan. Kapag mayroong isang kaluluwang tatanggap sa Panginoon, talagang ang mga anghel nagre-revival sa tuwa. Nung tayo binatismuhan sa pangalan ni Jesus, nagre-revival ang mga anghel sa langit, mga kapatid. Praise God, kapag ikaw naman ay makaakay ng maraming kaluluwa, bawat kaluluwa ay magkaroon ng revival sa langit dahil heartbeat ng Diyos na ang kaluluwa ay maglingkod sa ating Panginoon. Kaligtasan ng kaluluwa ng tao sa walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is longsuffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kapala sa puso ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Praise God na mayroong tao na hindi makapagsisi. Bagkos ang nasa puso, heartbeat ng Panginoon, lahat ng tao sa mundo ay makapagsisi. Hindi man lahat. Bagkos kung mayroong kang madalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon, nagre-revival ang mga anghel sa langit. Nagre-revival ang presensya ng ating Panginoon. In the book of Ezekiel chapter 33 verse 11, say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? In the book of 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4,
For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. We look at the scriptures, mga kapatid ko, mayayanig yung ating puso. Mayayanig ang ating damdamin. The Son of God, I have made thee watchman, and to the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity. But his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and it turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. With me. For English man yun. Problem. Interpret mo nga. Pero lang. Totoo na ba tayo? Wow, busog tayo! Palagpagan natin ang Panginoon! Hallelujah! Praise God! Ito yung gusto ko na kung saan hindi lang ako busog, kundi pati rin kayo para magdamayan na tayong lahat, mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon, sa overflowing blessings of our Lord Jesus Christ na mag-overflow sa bawat puso ng bawat isa. Because I do believe, and I firmly believe, the presence of God is here. The Holy Ghost is here. Hallelujah! Even the miracles of God is here. In the book of Matthew chapter 28 verse 19, ganapin ang huling habiling ng ating Panginoong Hesukristo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Huwag tayong matakot. Dahil sa paglahahayo natin, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang may-ari ng buhay mo. Kasama natin ang Creator natin. Kasama natin ang Life Giver natin. Kasama natin ang pinaka-great Creator natin. Kasama natin ang Great God and Savior. Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon. Therefore, we have nothing to fear. Matakot kahit attorney pa yan. Takot kahit businessman pa yan. Alam mo mga kapatid ko, in my own experience, huwag niyo ako i-misunderstood ha. Huwag niyo ako i-misunderstood. Indeed, this is referring to myself experience in the ministry. Dati, ang paborito kong share ng Word of God, yung mga addict, mga natutulog sa sabi ng ano, tapos mga walang ligo, grasa. Nasa isip ko noon, madali ito silang akayin at hindi ka naiilang. Habang ako nagpipray, sabi ko, Lord, kung dito lang manatili ako, paano makapasok sa langit yung maraming pera? Taas ng kamay sa maraming pera. To be honest. Taas ng kamay sa mga walang pera. Pero wala rin, no? Saan kayo sa kalagitnaan? Alam ko, nahiya lang kayo eh. Hindi pinag-usapan dito, marami kang pera, wala kang pera.
Ang pinag-usapan dito, mga kapatid ko, praise God, willing ka na i-share mo ang salita ng ating Panginoon, lalo na ang kaligtasan, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala, pagdating sa kaligtasan, pantay-pantay lang yan. Walang sinabi ng Biblia, mga kapatid ko, ang mayayaman doon ko ilagay. Sabi ng Panginoon, walang sinabi ng Panginoon ang mayayaman doon ko ilagay sa ganitong klaseng kwartong mansyon. At wala rin sinabi ng Biblia ang mga hindi mayayaman dito sa maliit at medyo hindi ginto na kwarto. Dahil sa Biblia, sa harapan ng Diyos, hindi pinag-usapan ang mga material na nabubulok, kundi ang pinag-usapan at binigyan ng pinakamalaking impact sa harapan ng Diyos, yung kayamanang espiritual. Mayaman ka man o mahirap sa mga material o temporaring bagay, pero natanggap mo ang buong katotohanan, ang buong kaligtasan, magsama-sama tayo noon. Diba? Wala po pinag-isip ang Diyos. Ito, mas gwapo ito dito ito, katabi ko. Ito, hindi masyadong gwapo. Dito ito, distansya ko. Gawin na lang kitang Asya. Wala eh! Hanggang ikaw ay qualified na makapasok sa buhay na walang hanggan, doon ka mismo sa teritoryong mansion na inihanda ng ating Panginoon. Mayaman ka man o hindi sa mga material na mga bagay, may pinag-aralan ka man o wala, may ngipin ka man o wala. Alam ko lahat ito, may ngipin ko dito ba eh. Pantay-pantay lang tayo, mga kapatid. Ganon din po sa lake of fire sa Eterno. Ang hiwala sa Panginoon, mga kapatid ko, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o wala, isa lang din ang lalagyan nila. Tayo mga anak ng Diyos, isa lang din. Why? Pantay-pantay na tayo lahat dahil ang pinagbabasihan ng Diyos ay yung kaligtasan, yung ating performance sa paglilingkod sa ating Panginoon. Paano sa amen? Eh, huwag ka malungkot kung wala ka masyadong pera. Yes, Pastor, wala ko masyadong pera, pero marami akong ginto sa langit. Parang duda kayo, ha? Tanan, hindi kayo masyadong naniwalang may ginto na inihanda ang Diyos sa inyo. Mahal ang value ng ginto kaysa pera. Kung sabihin, mahirap lang ako, Pastor, no? Ang totoo niyan, ikonsulta mo sa Biblia, lahat ng naglilingkod sa Diyos, mayaman o mahirap sa mga material na mga bagay, equal tayo lang lahat doon. Milyonaryo, bilyonaryo tayo doon. Why? Ang ating matutulugan ginto, ang ating namalalakaran ginto, ang pintuan ginto, ang durbe ginto, ano pa? Ang higaan natin ginto, ang tisami ginto, ang ilaw ginto. Grabe, hindi ka masisilawan, no? Dito sa lupa, eh, katakot-takot, hanap mo ng ginto. Paglingkod na lang ka sa Panginoon, ano ng ginto? Pato sa langit, ang matamahan mo, sagit. Wala naman siguro ang nagmamining dito, no? Hindi naman masama yan, kahit. Eh, pa may ginto ka rin literal, magkapira ka rin, eh. Pero ang pinag-usapan natin ginto, ginto, hindi ginto sa lupa, kundi ginto sa langit. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. In the book of 1 Timothy, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. In the book of Ezekiel, chapter 3, verse 17 of, hanggang 19, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word of my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require of thine hand. Yet if thou warn the wicked and the,
and he turned not from his wickedness, nor from his wicked way. He shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. In the book of Matthew chapter 28, verse 19 to 20, this is the great commission of our Lord, our God, Jesus Christ. Na kung saan ganapin, kailangan natin ganapin at ginanap una ng ating Panginoon, mga disciples. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mayroon po mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos, samahan tayo. That is his conclusion to this phrase, mga kapatid. Sasamahan ng Diyos ang mga alagad. Patay na sila. Sinong kapalit sa kanila? You and I. Tayo. We are the disciples of Jesus Christ. As long na ikay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, as long na ikay nakatanggap ng Holy Ghost, as long na ikaw ay nanatiling apostolic, praise God, ikaw tayo yung nagpapatuloy sa pinapangaral ng mga apostoles, sa mga alagad, mga kapatid ko, praise the Lord, in terms of salvation, in terms ng pagbabago ng buhay, in terms sa pagiging pure apostolic ng ating Panginoon. Pare, say amen. Amen. God called you for a mission. Ang Diyos tumawag sa atin para sa mission. As the Lord's disciple, ikaw ay may mission na dapat gampanan sa kaharian ng Diyos. God has called you for a specific mission in the ministry. Ang iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kaopisina, katrabaho, ay naghihintay sa iyo upang turuan sila ng mga dalisay na apostolikong aral. And don't be shy to preach and to teach the Word of God. Don't be shy. Let the devil shy at you. You yourself shy. Huwag mong ikahiya ang ating Panginoon. Huwag mong ikahiya ang kaligtasan. Dahil sa apostolikong katuruan, hindi tayo mapurmang totoong tao sa harapan ng tao at higit sa lahat sa harapan ng Diyos. If we look at ourselves, ako po, hindi tayo naglingkod sa Panginoon ngayon, ano tayo mukha natin ngayon? Wapo ka kaya kagaya sa mukha ko? Parang nanududa kayo. Wapo ka kaya kagaya sa kagapuhan ni Minister Russell? Pinamit lang kita yung strong station. Pero totoo naman eh. Mahirap magsinungaling. Dahil walang anak ng Diyos na pangit. Amen! Nung wala pa tayo sa Panginoon, ang dumi-dumi natin, ang pangit na mukha natin, pero nilinis tayo, hinugasan tayo, hindi lamang ang outer appearance natin, pati yung inner appearance, nilinis at hinugasan tayo, ginawa tayong totoong anak ng Diyos. Dahil ang naglagay sa atin ng dumi, alam nyo na yan, kaibigan natin lahat yan noon. Pero ngayon, kaaway na natin. Sino yun? Oh, di ba? Yun yung nagdumi-dumi sa buhay natin eh. Yun yung nagdumi-dumi sa mukha natin eh. It's God. Kung si Brother Bernie, kung hindi. Hindi mo, alauna tayo matapos.
Ayaw ba'y sabi? Si Brother Bernie. Matangkan mga kapatid at saka mababa. Kung si Brother Bernie hindi naglingkod sa Panginoon, hindi ganito kagwapo yan. Ano ba kayo agree lahat? Huwag tayo magsinungaling. Kung si Brother Bernie hindi naglingkod at hinugasan ng Diyos, hindi ganito kagwapo yan. Diba? Kung tumingin ka sa salamin, kung bakit ikay naging gwapo, dahil yan hinugasan ka ng Diyos at ginawa kang totoong tao sa harapan ng ating Panginoon. Pero dahil nakilala natin ang katotohanan saan tayo nakalagay, sa ibabaw ng 6 feet below the ground. Pagkapag-isip ka pa mabakslide. Ang maisip mo, lalo kang lalapit sa ating Panginoon. Ang isip mo, lalo kang dudulog sa presensya ng ating Panginoon. Why? Dahil yan sa kaligtasan at kabutihan ng ating Panginoon. At the big Lord, mga kapatid ko, praise God, hindi ka kasing gwapo noon nung hindi mo nakapas sa Panginoon. Ang mukha natin noon, hindi natin may feeling. Bakit? Nagrambol yung mga litra. Pero ngayon, nabuo na ang words. That's your beautiful face. Everybody say, praise the Lord. Kaya isang malaking blessing sa atin, hallelujah, na nakilala natin ang buong katotohanan. Isang malaking blessing sa atin na tayo'y nagiging apostoliko. Isang malaking blessing sa atin na tayo'y nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, let's clap our hands.